Ikadalawampunang Desyembre taong 1987, mahigit 4,000 tao ang sumakay sa barko na may biyaheng Leyte papuntang Maynila. Ilan sa kanila ay uuwi upang makasama ang pamilya sa nalalapit na Pasko. Ilan naman sa kanila ay papasyal sa Maynila. Ang iba naman ay makikipagsapalaran at sisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Di nila alam na may naghihintay na malagim na kapalaran sa kanilang lahat. Ang MV Doña Paz ay isang pampasaherong barko na nilikha sa bansang Hapon noong taong 1963. Ang orihinal nitong pangalan ay Himeyuri Maru. Ang barko ay unang ginamit sa Japan at may kapasidad na 608 pasahero ng panahong yun. Noong 1975 ay binenta ito sa Sulpicio Lines na isang Pilipinong kumpanya. Pinangalanan ng barko na Don Sulpicio. Kinalaunan, pinalitan ang pangalan nito ng Doña Paz. Noong 20 Desyembre taong 1987, bumiyahe ang Doña Paz mula Tacloban, Leyte, lulan ang mga pasahero na papuntang Maynila. Nag-stopover ito sa Catbalogan, Samar, kung saan muli itong nagsakay ng karagdagan pang mga pasahero. Isang bagay ang napansin ng ilang mga pasahero ng barko. Nag-uumapaw ang tao sa naturang sasakyang pandagat. Tila mga langgam daw kung titignan ang dami ng tao sa barkong iyon. Nagpatuloy sa paglalakbay ang barko. Kinagabihan, bago sumapit ang madaling araw, narating ng barko ang kipot ng tablas. Sa mga oras na yun, ay natutulog na ang karamihan sa mga pasahero. Panatag din daw ang tubig at ang lagay ng panahon sa mga oras na yun. Sa gitna ng katahimikan ay isang napakalakas na tunog nang nagbangga ang bakal ang kanilang narinig. Namatay ang mga ilaw. Nilamon ng dilim ang paligid. Sinundan ito ng pagsabog at bago pa man nila mapagtanto ang nangyayari, ay tinutupok na ng apoy ang barko. Nagkagulo ang mga tao. Habang nababalot ng dilim ang paligid ay siyang paghahanap nila ng paraan upang makalabas sa barko na tinutupok ng apoy habang nilalamon ng tubig. Sa kasamaang palad, makalabas man sila ay nahaharap pa rin sila sa matinding peligro. Panatag man ng tubig ay di sila agad-agad makakatalon dito. Bakit kaya? Ano ba ang nangyari? Bago marinig ang malakas na tunog ng mga bakal, isang barko ang paparating sa lokasyon na kinaroroonan ng MV Doña Paz. Ang barkong ito ay ang MT Vector. Isa itong oil tanker na may karga na mahigit 1,000 toneladang gasolina at iba pang mga produktong petrolyo. Sa kasamaang palad, bumangga ang MT Vector sa MV Doña Paz na naging dahilan ng pagsabog at pagsiklab ng apoy. Tinupok ng apoy ang mga barko. Maging ang malaking bahagi ng tubig na nakapaligid dito ay umaapoy din. Kaya kung sino man ang makalabas ng barko ay kailangang languyin ang umaapoy na tubig upang makaligtas. Naroon din sa tubig ang palutang-lutang na labi ng mga pasahero na di pinalad na mabuhay. Kung pala rin man ang ilan sa kanilang makatakas at makalayo sa mga barko ay kailangan pa rin nilang maging alerto. Dahil ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga pating. Ang barkong MS Don Claudio na dumaan sa lugar ay napansin ang pangyayari. Bukod sa mga barko ay nakita nila ang iilang mga tao na tila kumakaway upang humingi ng saklolo. Sinaklolohan nila ang 26 na tao at agad binigyan ng paunang lunas. Makalipas ang 2 oras matapos ang salpukan, tuluyan ng lumubog ang MV Doña Paz. Ang MT Vector naman ay lumubog makalipas ang 4 oras. Tinatayang 4,386 ang bilang ng taong nasawi sa salpukan ng mga barko. 11 dito ay ang mga sakay ng MT Vector. Mahigit 100 lamang ang mga natagpuan na labi. Ayon sa pamunuan ng Sulpicio Lines, sa kanilang opisyal na listahan,
Ang barko ay may lula na 1,493 na pasahero at 59 na tauhan ng barko. Subalit kinalaunan ay napag-alaman na may higit 2,000 pasahero pa ang pinasakay sa barko na wala sa opisyal na listahan. Bagamat maituturing na overloaded ang MV Doña Paz, ayon sa investigasyon, ang MT Vector ang pangunahing may sala sa nangyaring trahedya. Napag-alamang hindi kwalipikado ang mga tauhan nito, tulad na lang ng chief engineer na walang lisensya. Kulang din daw sa tao ang MT Vector. Wala ring certificate of inspection ang naturang barko. Sa kabilang banda, ayon sa mga eksperto, bagamat overloaded ang Doña Paz, ay maari pa rin itong makaiwas sa paparating na oil tanker. Maliban na lang kung nakatulog ang mga tauhan nito, kaya di nila napansin ang paparating na MT Vector. Pero ayon sa isang pasahero, ang mga tauhan ng Doña Paz ay nagkakasiyahan ng panahong yun kasama ang kapitan ng barko. Gayunpaman, hindi na naibigay ng mga tauhan ng Doña Paz ang kanilang panig sapagkat ni isa sa kanila ay di nakaligtas sa trahedya. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel. I-click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.